occupy a 300,000 square kilometer. Overpopulation has become a crucial case all over the world. It is a global problem with environment, social, and economic issues. Families who has many members in their family.
Hi, Nay! Ano pong pangalan niya, Nay? Annalyn. Si Nanay Annalyn. Okay, Nay Annalyn. Ilan po kayo sa isang pamilya? Para sa isang bahay, tatlo kami. Ay, tatlong family po. Wala yung anak ko, pero... Sinampay, nagkasya po kayo sa isang ito? Ito po. Hindi. Extended. Ilan rin? Kayo po, ilan po ang anak mo po? Ako, lima na lang. Lima na lang. Yung kasama niyo po sa bahay. Pero ilan po silang lahat? Dalawa. Malay po. Nakapag-aral po ba sila? Amin po na nai-case sa pero may mga family na rin po ba yung bukod sa dito? Pero bukod sa dito. Mama, ayaw na ako matulog. Pero tumutulog pa rin po sila. Kahit madali na nakapag-aral. Tapos yung isang dito rin din sa atin ngayon yung pag-graduate ng case. Nung maliliit pa po sila, Nay, naging madali po ba ang buhay niyo? Hirap, pero masaya. Okay, a while back, we've interviewed a mother with 8 children. And now, we're going to interview a father with 12 children. Hey, let's go! Hi, ano yung pangalan niyo? Jimmy, si tatay, Jimmy. Ayan, si Gonas. Ayan, tay, ilang taon na po kayo? 58. Ayan, so, ilan po ulit yung anak niyo, tay? In a family with 1 to 2 children, the needs of each child has a bigger probability of sustaining even only the father or the mother is working. But as we notice, to our interview, families that consist of 8 to 12 or more children will affect the needs of the family and also children. Education will also be affected. That is why there's so many children is out of school or underprivileged. Anong pangalan mo? Mia. Anong grade ka? Grade 9 po. At anong pangalan mo? Anong grade na din po? Grade 9 po. So, alam niyo ba yung overpopulation? So, ano ito? Overpopulation. Yung overpopulation po kasi minsan may good and bad effect. Gaya na. Good po kasi syempre pag maraming tao may syempre tagabaw sila tataos yung economy. Tapos bad po. Bad po kasi yung iba hindi naman nagtatrabaho lahat umaasa lang sa libre. Bakit kaya may overpopulation? Hindi sila siguro nagpa-family planning. Tapos yung iba nagpa-primarital sex. Yung magiging epekto pag marami ng tao sa kokontina yung mga source ng pagkain tapos parang magiging magulo na kasi marami ng tao nag-aagaw na sila sa mga teritoryo ng aangkin. Opportunity. Kasi sa lack of opportunity yung sa school, hindi sila nakakapag-aral. Kasi nga marami yung hindi na kayang buhayin ng pamilya, yung lahat ng kanyang mga anak. So yung mga yun, hindi na nakakapaghanap ng trabaho kasi nga walang siya nakapag-aral. Thank you sa mga kamarating.
Hindi po kasi wala itong paglaan ng population. Parang biglaan po sa paglaan ng population. Okay. So, ano kaya sa tingin ko kung bakit nagkakaroon ng overpopulation o bigla ang pagdami ng for the future generation about overpopulation. Ano kayang sasabihin mo? Sige, ikaw muna. Ano kayang sasabihin mo for the future generation? Then, pag depression. Magpigil po. Kung hanggat kaya pa, magpigil siya. Kasi, di ba, oh, mahirap. Kasi, di ba, takot ko naman. Pero, depende naman na yun sa tao. Kasi, matitingin mo yung mga consequences na darating bago mo gawin yung ikaw, thank you for your time in life. In the view of high school students, overpopulation is caused by the lack of knowledge in family planning, early marriage, or even the premarital sex. Many youth today were engaged in impulsive relationships and full of curiosity. It's a must for us, future educators, to awaken our youths on their responsibilities and precautions on getting involved with such activities. Overpopulation, it is not just simply the overloading number of people in a place. It will also cause many circumstances that will not just affect the human lives but also our environment. The overpopulation is the primary cause of pollution in our environment. Many people means many garbages and a larger possibility of environmental destruction because of the large needs and demands of people on food, shelter, even our space. We people are all contributors of all kinds of pollution that causes bigger problems such as climate change and global warming. BG presentation will not just give you knowledge but also awakens you to be a responsible steward of our environment. Thank you.